Anong pintura ang pinakamagandang gagamitin mo sa inyong mga kisame? At ano ang pinakamagandang pintura sa mga interior at exterior wall para tumagal ito ng hanggang 10 taon o higit pa? Ang lahat ng iyan ay pag-uusapan natin dito sa last episode ng project natin, renovation. Tama kayo mga ka-ideas, ito ang last episode natin at ipakikita ko na dito sa video nito yung buong resulta ng ginawa natin mula nung una hanggang sa pinakadulo ng pagtatapos sa project na ito. Gusto niyo na bang malaman kung ano yung resulta nito? Panoorin ang video at simulan na natin. So, let's go! Mga ka-ideas, nandito na tayo ngayon para magpintura ng ceiling o kisame. Ayan, sinong kasama natin ngayon? Siyempre si Sir Jeric. Ayan, si Kuya Jeric. Unang nakita niyo yung video niya doon sa Nibaleo. Ngayon, nandito tayo kasama siya para pagandahin itong kisame. Dito sa video nito, nakita niyo dyan sa panimula yung mga materialis na gagamitin natin ngayon. So, ngayon naman, sa video nito, ipapakita ko sa inyo kung paano at kung para saan ginagamit iyon. So, simulan po natin dito. Mesh tape or gasa. Yan. Pero sa English, mesh tape ang tawag dito. At ito po yung kapal na ginagamit natin, yan, para matakpan yung mga dugtungan ng mga hardyflex natin. Sa mga kantuhan na yan, mayroong dugtungan dyan eh. Kaya napakahalaga ng paggamit nito para hindi lumabas yung dugtungan. At para kumapit ng gusto yung skim coat natin. Yan. Pwede nyo itry yung Devis na Mondo skim coat. Pwede pong gamitin yan dito sa hardyflex na kisame. Yan. Hindi lang sa kisame, pati sa drywall, ano? Pwede rin gamitin dito yan. Pero focus muna tayo dito sa ceiling. Pang ilang coating nyo ngayon, Kuya Jeric? Pang apat na, no? First coating to fourth coating. Ganyan kakapal. Pero dun sa pang apat na coating, hindi na natin mapapansin yung pinaglagyan ng blind rivet. Pero hindi lang basta skin coat ang nagpalis dyan. Gumamit din tayo ng grinder. Ano yung grinder? Para saan yun? Yung mga sobra na ulo ng rivets, yun po ay pinlat natin, no? Para pumantay dyan sa hardyflex. Yan, napakagandang gamitin ng skim coat na Mondo kasi pinong-pino siya. Kita nyo dito, napakakinis na kagad. Kuntinlihan na lang ang gagawin. Kasi may lalagay tayo ditong wood texture design. Ang gagawa niyan si Sir Jeric, kayang-kaya niyang gawin yan. So baka magkaroon kayo ng ideas kung makita ninyo kung paano ginagawa yun at kung anong result nito. Kaya baka magustuhan ninyo yung design na gagawin natin mamaya-maya. Dito makikita nyo sa video. Kung nagustuhan po ninyo yun, pwede nyo po kaming i-message. Ano, makikita nyo dyan sa baba yung ating contact number tsaka kung saan nyo kami pwede i-message. Narito rin mga ideas yung mga nabili nating mga materyales kanina para makapagsimula tayo. Ayan. Dito natin nilagay. Importante rin yung dyaryo. Lalo na kapag magpipintura na tayo. Kamustahin naman natin ngayon dito si Kuya GR. No? Siya naman ang nag-skim coat dito sa baba. So napansin nyo nung nakaraang videos natin, dito po ay rough finish. Lahat ng to. Ayan. Nakailang coating na kayo dito? Dalawa na yun, no? Pero kulang pa. Mga 1 to 2. Dagdag pa ng isa hanggang dalawa. Paglagay ng gasa, mesh tape. Kusang didikit na yan, no? Sa hardyflex. Kusang dumidikit na yan. Ilalagay natin yan mga ideas sa mga dugtungan tulad na lamang ng dugtungan yan sa gilid ng kornisa at ng hardyflex. So mga ka-ideas, takusin lang muna natin na malagyan to ng skim coat. Ayan. And then, papakita ko sa inyo yung paglalagay naman ng design. So abangan po nyo yan. Yung box natin dito sa gitna, ayan o, i-zoom natin. Yung box natin dyan sa gitna, makinis na. Hanggang 4 coating ang inabot para lang mapakinis na. Pero hindi pa naliliha, pakikinisin pa natin yan. Ganon din dito.
Ayan. Kung mapapansin niyo kung ano yan, yan po ay solar. Tapos may ilalagay tayo ditong LED na ilaw. For emergency yan, kung sakaling may burnout, magagamit dito. At makakatipid na rin kayo kasi nakaswitch lang ito sa gabi. Ayan, pang ilaw lang. Dito isa, tapos doon. Meron din dyan, yung nakalaylay na wire. Ayan. Tapos may mga nakaabang din dito na mga screw na kung saan dyan po natin ilalak yung LED na solar. Kapag natapalan na mga kaibigas, lahat ng tatapalan natin, mga blind rivets, ayan, yung mga nilalagyan natin ng mesh tape, gasa, ayan, papatungan natin lahat yan, pakipinisin natin, then maglalagay na tayo ng disenyo. So lilihain lang ito mga kaibigas hanggang sa maging makinis ito at maalis na yung mga parte na hindi pa makinis. So makakapa naman ninyo mga kaibigas kung saan dito yung mga kailangan pang lihain. Kasi kapag hindi nyo nalihan ng mabuti, kapag pininturahan natin yan, makikita at lalabas yung mga dugtungan ng pag-i-skim coat. Lalo na kapag nag-install na tayo ng ilaw sa gabi, mapapansin po yon. So napaka-importante ng tamang pagliliha sa mga ganitong pag-i-skim coat sa kisame. Pag-usapan na rin natin mga kaidiyas yung isang katanungan kung gaano ba kakapal ang kailangan nating ipahid sa ating paglalagyan ng skim coat. Ito po ay hanggang sa mga 2 to 3 mm ang kapal ng pagpahid natin ng skim coat. Ilang coating naman ang kailangan para makuha natin yung makinis na finish ng mga pader at kisame natin. Nasa mga 2 coating pataas. Depende po yan sa inyong paglalagyan kung ito ba ay nangangailangan ng mas maraming coating para mapakinis o hindi. Eh yung tanong na ang skim coat ba ay nagka-crack? Kung sa semento, makakita tayo mga kaidiyas ng mga hairline cracks. Yan po ay normal lang. Pero sa skim coat, nangyayari din po yun. Ano yung dahilan? Ang skim coat po kasi kapag ganun ay madaling natuyo. So makakatulong yung pagbasaan ng kaunti sa pader bago kayo mag skim coat o kaya naman paglalagay ng lilim habang ito ay nag-curing. Kailangan pa ba mga kaidiyas na lagyan ng primer ang pader bago ito lagyan ng skim coat? Ang sagot dyan mga kaidiyas ay oo, mas titibay ang skim coat, kapit ng skim coat kapag merong primer ng 1 to 2 coating bago ito i-apply. Pagkatapos ng mga 2 coating naman ng skim coat sa pader o sa ceiling at malihiya ito, kailangan ulit itong gamitan ng primer para naman sa pagkakapitan ng ilalagay po ninyong pintura. Ganito po yung magiging design ng ating ceiling. Ito po ay gawa sa latex paint, yung wood design na yan. Ang gumawa niyan, si Kuya Jeric Magliba. Ayan. Siya po yung pintor natin at makikita nyo dito kung paano ginagawa yung ganitong design. Makikita nyo naman na professional yung pagkakagawa dahil hindi basta-basta yung ganitong design mga ideas. Isipin nyo, latex paint ang ginamit natin dyan. Ano? Maraming paraan para makagawa ng ganitong wood texture. Pero ito po ay gawa sa latex paint. So pwede nyo gamitin yung mga latex sa mga kisame. Tulad na lamang nito, makikita nyo yung lining ng mga wood natin. Yan, parang totoong-totoo. Kakagawa lang yan. Hindi ko na nakuhanan ng video. Pero meron tayong gagawin ulit dito. You know? Inihahanda na ni Kuya Jeric. Yung base natin na kulay. Yan yung magiging base na kulay natin. Kasi papatungan ulit natin yan ng Venetian Red saka yun, Venetian Red saka Rosina. Latex po lahat yun. So, papakita ko sa inyo kung paano binubuo yung ganyang lining. Mano-mano po yan. Hindi po yan ginagamitan ng tools para magawa yung ganyang design. Pero ito, mayroon pa tayong ilalagay dito para mas lalong kumintab. Mas lalong maha-highlights yung design ng wood natin para mas lalong babagay. Kaya abangan po ninyo yun mga kaibigas. Ganito yung unang gagawin. May tape tayong nilalagay para maiwasang madumihan at malagyan ng pintura yung ating kornisa. Dahil sa kornisa, ang ilalagay natin dito ay off-white mga ideas. Off-white na latex paint. Pero dito sa silong ng tambol, sa may cove light, ito po ay ganito ring design. Yan, kaparehas din yan. Napaka-importante dito ng paglalagay ng tape dahil napakahalaga sa pagpipintura ng kalinisan. Mas mahirap mag-repair kaya sa
maglagay ng tape para lang maging maayos at malinis yung trabaho. Ano naman ang pinakamagandang gagamitin nating pintura sa ating mga ceiling, lalo na kapag ito ay hard flex? O kaya naman, pintura sa ating mga konkretong pader? Pag-usapan natin ito, mga ideas, dahil napakahalagang malaman natin yung pinakamagandang magagamit nating pintura. Depende sa paglalagyan natin. Kunin na natin, mga ideas, itong pagpipinturang ginagawa natin ngayon sa ceiling na hard flex. Pagkatapos po ninyo itong pahiran ng primer, ang pinakamagandang gagamitin po ninyo sa mga ceiling ay matte. O kaya naman, semi-gloss. Bakit? Dahil kapag super gloss o napaka-kintab ng ilalagay ninyong pintura sa mga ceiling, ito po ay nagre-reflect yung liwanag magmula sa ilaw na nagre-resulta ng mga reflection, at ito ay hindi magandang tignan, mga ka-ideas. Maganda rin piliin na kulay ng pintura ay puti. Pero pwede naman po ninyong piliin yung hindi sobrang puti, dahil nakakasilaw ito kapag natapatan ng liwanag ng inyong mga ilaw. Ang gamit natin dito, off-white, mga ka-ideas, kaya kahit na maliwanag yung ilaw, hindi siya ganun nakakasilaw. Yan, mga ideas, natapos na natin na mapahidan ng wood texture ang buong kisame na ito. So makikita nyo na mas lalong gumanda yung ating design ng kisame. Nas napansin na yung ganda ng kulay at yung wood texture nito. Ngayon, kailangan din po natin itong pagandahin sa pamamagitan ng paglalagay ng clear gloss. Ito naman po yung ginagamit para pakintabin yung wood texture at mas magmuka itong totoong kahoy. So pakita natin sa malapitan kung ano yung pagbabago pag merong clear gloss. Ayan o, makikita nyo po dyan, mga ka-ideas. Ayan o, mas kumikintab na o. Nagmumukhang elegante na yung design natin. Sino bang mag-aakala, mga ka-ideas, na gawa lang po yan sa latex paint? Pero ito po ay gawa mano-mano ng kasama natin, si Kuya Jerry. Bagay na bagay po ito sa mga mahilig sa wood texture sa kanilang bahay, nang hindi na napapagastos ng malaki. Dahil pintura lang po, pwede na. Kailangan po ninyo itong gamitan ng 1 to 2 pahid. Ayan, coating po. 1 hanggang 2 coating para mas kumintab at mas maging elegante yung finish ng wood texture ninyo. Ganon din dito sa Kovlight. Ayan. Kung papansinin ninyo, itong ating PVC panel na wood texture ay bumagay po yung kanyang kulay dito sa design na ginawa din natin. Yan, nagmatch sila, hindi sila magkaparehas ng kulay, pero nagkakakomplement yung kulay nila dahil parehas silang brown. Tulad na lamang nito, reddish brown ang kulay niya, tapos naman dito, parang light brown. Magkaiba lang sila ng texture. Para rin po itong PVC panel kung titignan sa malayuan. Ayan. Tapos, tamang-tama, yung mga part na ito, off-white po yung ginamit natin dyan. Hindi masyadong puting-puti para hindi po masakit sa mata kapag gabi. Dito naman sa mga pader natin na natapos na natin itong skim coatan, bali ang pinturang ginamit na lang natin dito is yung dating pintura. Yan, light gray. Yan, bagay na bagay din po yung light gray dito. Yung pinakaiba ba niyan, yan, makikita nyo dyan, hindi na natin masyadong isinagad kasi maglalagay tayo dyan mamaya ng vinyl na baseboard. So, bago lang po ito, mga ka-ideas, na gagawin natin, vinyl na gagawing baseboard. Madalas, mga PVC baseboard ang mga magagandang gamitin din. Pero pwede rin po, mga ka-ideas, kung halimbawa ang gusto nyo nang mag-try ng vinyl, pwede rin po yun. So, yan, sa mga ka-ideas po natin na interested na magpagawa ng ganitong design, magpapintura ng kanilang kisame, pwede nyo po kaming kontakin dyan sa, makikita nyo dyan sa baba ng videos na ito. O kaya naman dyan sa description, meron po dyan contact number. Yan, pwede nyo po kaming tawagan kung interested po kayo magpapintura. Hindi lang ganitong design ang mga ginagawa din namin. Marami pang klaseng design na gusto po ninyo na pwede natin gawin.
Pero mga ideas, more on Pangasinan area yung mga priority po namin. Pero kung halimbawang outside Pangasinan, pwede po nating pag-usapan kasi medyo may kalayuan na po. So ayun po mga ideas, comment lang po kayo. O kaya naman, bisitahin po ninyo yung Facebook page natin. Ayan, may link po dyan sa baba ng description ng video na ito. Andyan yung link ng Facebook page. Yan, Kaylin's Amazing Construction Official. O kaya naman, kontakin nyo kami or mag-comment kayo dito sa YouTube channel na ito. So mga ideas, naumpisa na natin na pakinisin yung mga bato. Nilinisan muna namin yan bago natin pahidan ng pampakintab. So makikita ninyo yung pagkakaiba. Papakita ko sa inyo yung hindi pa nalalagyan at yung nalalagyan na. So makikita nyo dyan mga ideas, yung part na to, i-zoom natin para makita po ninyo. Yung part na ito, ayan, yung nasa kanan, hindi pa po yan nalalagyan ng pampakintab. Pero ito, mula po doon, sa pinakadulo, nalagyan na natin ng pampakintab yan hanggang dito. Ayan. Ito po ay papahidan natin ng hanggang 2 coating para mas lalong kumintab at tumagal yung ating mga bato. Ayan mga ka-ideas, naglalagay na tayo ng chocolate brown dito naman sa ating moldurang ginawa. So mapapansin ninyo dito, kapag chocolate brown at iminatch natin yung dating kulay nito sa pintura, mas lalong lilitaw po yung ating slate stone. Ayan o. Diba, kapansin-pansin na lalong tumingkad yung pagkaka-finish ng ating bato. Dahil darker yung kanyang kulay na nakapalibot sa kanya, mas mapapansin ngayon yung bato natin. Yung silong nito, na-primeran na natin yan. Nalihan na din po ito kasi in-skim coatan natin para makinis. Pagkatapos, dahil may primer na to, tayo po ay magpipintura na din dito ng chocolate brown. Yan, sa silong na yan, hanggang lahat po iyan. Samantala naman mga ka-ideas, pinahanda naman na natin yung ating Vicus stone para sa gagawin nating pagpapakinis, pampaganda at pampakintab gamit yung solvent base na wet gloss. Yan. Ibang klaseng coating naman po ito kumpara dun sa coating ng slate stone natin. Habang dito naman po, i-repaint natin yung lumang pintura nila na yan para parang bagong pintura din para magmamatch po sila dito sa bagong gawa. Anong klaseng pintura ang pinakamaganda? Ang pinakamaisasuggest namin mga ideas ay paggamit ng elastomeric paint. Ang gamit natin dito, elastomeric paint Davis, at ito po ay 100% acrylic. Yan ang pinakamagandang pintura na magagamit ninyo, yung 100% acrylic. Bakit? Ito po ay mas tumatagal. At pag sinabi natin elastomeric, ito po ay rubber, rubberized. Ito ay nabibinat. Tumutulong po ito sa ating ceiling pag ginamit natin ito na pigilan yung paglitaw ng mga cracks. Yung mga dugtungan natin na merong mesh tape ay may posibilidad pa rin na lumabas yung mga crack nito, yung mga pinagdugtungan. Pero kung gagamit kayo ng elastomeric na Davis, makakatulong ito para hindi na umabawasan, ma-reduce yung chance na lumitaw yung mga ganong cracks. O diba? Napakahalaga nun. Nakakatulong din ito mga ideas kapag ginamit nyo ito sa mga exterior wall, napigilan nito yung mga tubig na umoist na papasok doon sa ating bahay. Dahil ito ay rubberized, ito po ay waterproof. Tatagal ba mga ka-ideas ang paggamit ng elastomeric paint? Ilang taon naman ang itatagal nito? Ito po ay pwedeng umabot ng hanggang 10 years pataas. Mas mahaba ang buhay nito kumpara sa ibang mga pintura, klase ng pintura. Pero kailangan maganda yung pagkaka-apply ng inyong elastomeric para maabot natin yung ganitong katagal ng buhay ng pintura natin. Kung gagamit man kayo nito, gamitin nyo lamang ito sa mga exterior wall mga ka-ideas dahil malaki ang advantage nito. Pero kung sa interior naman kayo magpipintura mga ka-ideas, meron namang klase ng pintura na mas the best para sa interior walling na pagpipintura. Ito yung paggamit ng acrylic 100% tulad ng Megacryl ng Davis. Kung papansinin ninyo, 100% acrylic ang pinakamagandang gamitin sa pintura. Pero sa susunod, pag-usapan natin mga ka-ideas yung paggamit natin ng pintura sa interior wall at kung ano yung mga advantage nito, pinagkaiba nito sa mga elastomeric paint na para sa labas sa mga susunod pang mga videos natin. Pero ngayon, pag-usapan muna natin yung ginagawa nating mga design dito sa patapos ng project natin. Okay, sa pagpapatuloy mga ideas ng paggagawa natin dito sa terrace, tayo na yung magsisimula para sa paglalagay ng design na wood texture dito naman sa plant box sa harap.
So yung plant box na gagawin natin ngayon ay merong ganitong disenyo. Ayan. So kung nakikita nyo yan, hindi yung langaw. Ito, itong texture nito, meron tayong parang wood dito na nakatayo. Tapos, hatiin natin ito sa tatlo. Sa bawat hati, is meron tayong tabla na design. So, 1, 2, 3. Ayan. Dito naman, tatlong patong ng hollow blocks ang ginawa natin. Napalitadahan na. Tapos, pinapatungan na lamang ng manipis na semento para sa texture. So, yung texture naman niya, ganito po. Pero padadaanan pa yan mamaya ng walis tingting para magaya natin yung texture ng kahoy. Okay, mga boss, napakita nyo kung paano maglagay ng pakong simento. Pre, ang kahoy, pinapako, kaya lalagyan natin ng kapako. Isa sa nagpapaganda ng ating bahay ay ang paggawa ng plant box sa gilid nito dahil kapag nilagyan natin ito ng mga halaman, lalong lilitaw yung ganda ng ating mga pinatatayong mga bahay. Kaya kung makikita nyo dito, ginawa natin wood design na plant box. Napakasimple lamang nitong gawin, napakabilis lang gawin at hindi rin magastos ang paggawa dito. Kailangan lang ng konting creativity para makagawa ng magandang design ng inyong mga plant box. Tulad na lamang nito. At kung papansinin ninyo na ang mga kulay na ginamit natin dito ay magkakakomplement. Yan ang pinaka lagi nyong iisipin sa pagpili ng kulay ng mga bahay po ninyo. Kung babagay ba yung mga napili nyong kulay sa kabuuang resulta ng ginagawa ninyo. Ang pinakamagandang pintura na gagamitin sa mga ganitong mga plant box ay ang pintura na elastomeric. Pwede nyo pong itry yung elastomeric paint ng Davis dahil yan po yung ginagamit natin. Ang dahilan nun mga kaideas para mas lalong tumagal yung buhay ng pintura ang inilagay natin sa ating mga plant box para hindi agad masira. O, diba? Yun din naman ang gusto ninyo. Ngayon mga kaideas, gagamit tayo ng rosina. Sa rosina naman, ipapatong po natin ito ng manipis na manipis lamang at hayaan po nating mag-blend ito doon sa ating tile red na ipinatong. So, yan po yung magiging itsura niya. Para na siyang kahoy kapag nag-mix sila, pero meron pa tayong gagamitin mamaya dyan para mas lumabas yung ganda ng kahoy. Yan, depende na lang po sa inyo kung gusto nyo gawin to. Pero ito yung mga combination ng mga kulay para makagawa kayo ng wood texture. So ito mga kaideas, pinapayad na natin yung cream sa ating wood texture. Makikita nyo po dito yung finish nito na mas maganda na kumpara sa kanina. Malabas na yung pagkakahoy niya. So ito po mga kaideas, yung result ng pagpipintura natin dito sa wood texture na plant box. Anong masasabi nyo mga kaideas? Nagustuhan nyo ba? Close up natin para makita po ninyo. Ang ginagawa natin ngayon, maglalagay tayo ng pintura dito sa parang tornilyo o anumang gusto nyo itawag dyan. Pwede nating lagyan yan ng iba't ibang kulay na gusto ninyo. So po pwede nating lagyan ng metallic na gold. Ayan o, metallic gold. O kaya naman, pwede nyong gamitan ng latex paint na cream para mapansin yung pako o tornilyo na nakalagay dito sa ating design. Pero dito, tatry namin ang gold para mas magmukhang elegant. Mas magandang tingnan, makintab. Kung mapapansin nyo rin dito sa ating moldura dito, naumpisa na kasi natin lagyan to ng pampakintab din. Yan, pampakintab. Yan, nakikita nyo nagsashine din siya. Yan, dagdag protection at kumikintab mga bagay dito sa design. Ito nga po pala yung result ng paglalagay natin ng gold, metallic gold dito sa plant box natin. Bagay na bagay po.
Pag gusto niyo magpa-landscape sa amin mga kaideas, pwede niyo po kaming kontakin. At kung gusto niyo magpa-plant box, kung magpagawa ng ganitong plant box at magpa-landscape, pwede niyo po kaming kontakin at mapag-usapan po natin ito. Nga pala, Pangasinan area po kami. Ayan. Sa mga gustong malaman kung taga saan kami, taga Pangasinan, at dito rin po kami gumagawa. Only Pangasinan area lang po. So yun mga kaideas, nag-i-install na tayo ngayon ng mga sliding door, tapos aluminum sliding window. So makikita nyo na ikabit na natin. Ang details po nito ay series 900, latest po na pinakamakapal na magagamit ninyo o mabubuong sliding. Ang kulay po nito mga kaideas is puti. Yan po yung napili nating kulay at yung may-ari, malinis, mas malinis tignan. At yung ating salamin, ang thickness po nito, 1/4, ayan, 1/4 po yung kapal at clear yung kanyang salamin para kita yung loob at kita rin yung labas. Okay lang po yun dahil ito naman ay terrace. Okay lang yan. So ipakita ko sa inyo yung loob para may ipakita ko yung mga bukasan nito kung papaano. So pagpasok nyo dito, ayan, ito hindi pa tatapos, meron pa tayong mga ilalagay. Katulad na lang ng handle. Ano? Ayan, dito rin mga kaideas, hindi pa rin tapos to, no? Kailangan ng linis pa at saka lagyan ng handle dito. Ang bukasan nito, ito ganito. Ito yung lock niya at saka yung ma-unlock niya rin dito. Ang fixed na salamin po dito is yung left at yung right, pero yung gitna, yan po yung i-adjust. At pag sinara natin, sa gitna rin yung sarado. Gumagamit din tayo ng silicone gun na kulay white para takpan naman yung mga pinagdugtungan ng salamin natin. Mahalaga na pipili kayo ng kulay na kakulay ng frame para hindi mapansin at malinis tignan ang pinaglagyan ng ating mga salamin. Okay ba? Okay naman, i-shoutout naman natin yung mga kaideas natin sa video nito. Tulad na lang ni Roger Panelo, yan, shoutout po sa'yo. From Baguio. Tapos pinapa-shoutout niya yung Springtown Bukal Subdivision at sa mga kasama niyang manggagawa na si Jacob, Mark, Ulysses, Jericho at Kuya Alex. Ayun, shoutout po sa inyo. Shoutout natin si June Deluxe Escabosa. Ayan, pinapa-shoutout niya si Baruk. Shoutout din naman natin ngayon si Den from Maasin City, Southern Leyte. Okay, shoutout natin si Lady V ng Santiago City, kay David Gahira at kay Henry Divibar. Ayun. Tapos kay Violeta Divibar. Shoutout natin si Henry Divibar at kay Violeta Divibar. Shoutout natin si Jinky na isa ring welder mason. Ayun. Shoutout natin si Hermie Romero from Bitwag Orbistondo, Pangasinan. Shoutout natin si Romeo Birami Jr. Shoutout kay Jason Lansangan at kay Ethan Gilbert Lansangan, kay Jeronica Carillon
lansangan at shoutout natin si The Anxiety Boy kay Marcos Jordan Tesoro. Ayun, shoutout natin si Rolly Dimaranan. Shoutout kay Simpleng Pintor na laging sumusuporta sa mga videos natin. At shoutout din natin si GR Arnaez from Pampanga. Shoutout kay Romeo Birami Jr., kay Brian Manlupig, kay Rinel Diamzon from Cabanatuan. Shoutout kay Boy Ticnic Vlogs at kay Nilson Riquez from Tolosa, Leyte. Shoutout natin si Arl Lacson. Shoutout natin si Armando Bermando at kay Yeng Bernardo. Shoutout din natin si Rodel Berrio at kay Junski TV Channel. Okay, yun po muna yung mga shoutout natin para sa video nito. At sa susunod na videos natin, abangan po ninyo yung pangalan po ninyo. So kung gusto nyo ma-shoutout at maisama yung pangalan ninyo, eh mag-comment ka na ngayon dyan sa baba. I-comment mo kung tagasan ka, comment mo kung ano yung pangalan mo at kung sino yung mga gusto mong i-shoutout. Next video, abangan po ninyo, babanggitin natin ang lahat ng mga iyan. Okay, sa pagpapatuloy ng videos natin, sa natin mga ideas na ikabit yung ating mga aluminum sliding window at ng aluminum sliding door dito sa terrace na to. Natapos na rin natin ikabit yung railings na stainless. At heto yung kabuuan na natapos natin. Panoorin nyo mga ideas at sana nagustuhan ninyo. Sabi nyo mga kaibigas, nagustuhan nyo ba yung resulta ng ating ginawang renovation dito sa terrace na to? Kung nagustuhan mo ito, comment ka na at bigyan mo naman kami ng like. Malaking tulong po ito sa amin. Maraming salamat mga kaibigas sa pagsubaybay ninyo. Maraming salamat sa mga kaibigas natin na tumutok mula nung layout
hanggang dito sa finishing na palaging sumusubaybay at sumusuporta sa atin. Abangan pa po ninyo mga ka-ideas yung susunod pang videos natin dahil meron na naman tayong gagawin at marami pa kaming mga tips at ideas na ibibigay sa inyo. Kaya huwag magsawa sa pagsuporta sa mga ginagawa namin. Muli, like and subscribe na po at kita po tayo sa next videos natin.